الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، mga kapatid sa pananampalataya, nandirito na po tayo sa modernong panahon, high-tech na panahon. Marami sa ating mga anak ang mga nakapagtapos ng iba't ibang degree, kurso. Advanced na rin ang mga Muslim na kabataan. Ngunit mayroong isang particular na punto na tila baga ang mga Muslim ay hindi umuunlad sa larangan ng pagiging magalang at masunurin sa mga magulang. Marami ngayon ang kabataan na mga suwail sa mga magulang, mga bastos sa mga magulang, at nagagawa nilang alimurahin pa ang kanilang mga magulang. Kaya ito po ang ating magandang bibigyan ng diin. Nakakalimutan ang mga kabataan, lalo na po ang mga kabataan ng siyudad. Nakakalimutan ng mga kabataang Muslim ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o baka naman hindi nakakalimutan, hindi talaga alam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Malapit-lapit na pakahulugan. At ang inyong Panginoon ay nag-uutos na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya, at maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. So kapag tinitingnan po natin ang sitwasyon ngayon ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, na impluensyahan ng media, na impluensyahan ng telebisyon, na impluensyahan ng kung ano-anong mga high-tech na mga kagamitan, games at iba pa, lalo na computer, ay marami ngayon ang mga Muslim na kabataan na nagiging mga suwail at ayaw sumunod sa utos ng mga magulang. Sila pa ang may ganang magalit at magmura sa kanilang mga magulang. Mga kapatid sa pananampalataya, yung binasa natin na verse ay nagbibigay ng kahulugan kung gaano ka-importante ang paggalang, pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang. Matapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalagang mandato sa Islam, tauhid kung tawagin, matapos niyang sabihin na wala tayong sasambahin maliban sa Kanya at Siya lamang ang sasambahin, yan ang pinaka-importante sa lahat at lahat-lahat ng katuruan ng Islam. Yan ang pinaka-pundasyon, tauhid. Matapos niya yun sabihin na wala tayong sasambahin maliban sa Kanya, isinunod niya, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Ganyan kahalaga, ganyan kaimportante ang pagiging masunurin sa mga magulang, ngunit masaklap ang katotohanan na itinuturo ng Islam ang pagiging masunurin ng mga anak sa magulang, ngunit ang masaklap ay ang mga anak gayon ng mga Muslim na hawaan ng pamumuhay na jahiliya, lalo na po sa mga malalaking siyudad, mga metropolitan areas, na ang mga Muslim, ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, mga suwail sa kanilang magulang. Hindi naman lahat, ngunit marami. Kaya kinakailangan bigyan natin ng diin ito, nang sa gayon po maintindihan nila na ito ba ang ipapalit nila matapos ng sakripisyo ng mga magulang, magpalaki ng mga anak, sakripisyo na inaabot ng tatay makapag-aral lang sa kolehiyong anak, sakripisyo na inaabot ng nanay makapagtapos lang ang kanilang anak, ay ito ang igaganti. Bad words, mura, alimura, at kung ano-ano pang mga insulto na inaabot ng mga magulang mula sa kanilang mga anak. At siguradong hindi nila alam itong verse na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ
ahfiw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Huwag ninyo pagsabihan ng inyong mga magulang. Huwag ninyo silang pagsabihan ng che. Sa Arabic, off. Sa English, fi. Sa Tagalog, che. Huwag ninyo silang pagsabihan ng che, ni bulyawan sila, kung hindi, kausapin ninyo sila ng isang kaaya-aya na salita. Patungkol ito sa mga anak na binabastos ang kanyang magulang kapag inuutusan, kapag may gustong iutos ang magulang sa kanyang anak, lalong-lalo na kapag mayroong gusto ang anak na hindi naibigay ng magulang, sasagutin niya ang kanyang nanay na che. Sa Arabic, off. Ito po ay mga expressions ng pagiging maswayin ng anak sa kanyang mga magulang. Kapatid, sa pananampalataya, wala karapatan ang anak. Walang karapatan ng anak na pagsabihan ng masama ang kanyang magulang, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Allahu Akbar. Noong siya ay sanggol pa lamang, halos hindi padapuan ng anumang insekto, langaw, lamok, ang kanyang baby, ang kanyang sanggol na alak. Ngunit ngayong malaki na ang kanilang anak, malaki na ang buto, malaki na ang laman, ay ito ang maririnig mo. Alimura ng anak sa kanyang magulang. Itong ganitong mga sitwasyon ay napakarami na ito sa ating lipunan. Mga magulang, nilalabanan ng mga anak. Mayroon ka bang makikita na anak, binlakay yung nanay, sinuntok sa mata yung nanay, bunga ng droga at iba pang mga bisyo. Allahu Akbar. Dapat ang lumalabas sa mga labi ng mga anak, lalo na kung ang ating mga magulang ay patay na. Tinutukoy natin mga magulang ng mga Muslim. Dapat ang lumalabas sa bibig ng mga Muslim na anak ay ang pagdudua, panalangin, pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanilang mga magulang. Ipinagdudua dapat ang ganyang mga magulang. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At sabihin mo, O aking Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang iyong habag tulad ng kanilang pagpapalaki sa akin nung ako ay musmus pa lamang. Ito dapat ang lumalabas sa bibig ng mga kabataang Muslim. Ito dapat ang lumalabas sa bibig ng mga anak natin, mga anak ng mga Muslim, na dapat ipinagdudua ang kanilang mga magulang. Ipinagdudua ang kapayapaan ng magulang, ang tagumpay ng magulang at kung patay ng magulang, ang kanyang pagiging katahimik, ang kanyang pagiging ligtas sa kanyang kubur at sa araw ng muling pagkabuhay at sa araw ng paghukom at sa kabilang buhay sa Jannatul Firdaus. Ito dapat ang dapat na lumalabas sa bibig ng mga kabataan. Ngunit sa panahon natin ngayon, iba ang lumalabas sa bibig ng mga kabataan dahil wala sa kanila ang Islam. Ito po totoong dahilan. Ngayon mga kapatid, sa pananampalataya, kung ating babalikan yung aya nating binasa, yung verse, itong huling verse na binasa natin, ito po ay nagbibigay sa atin ng reminder kung gaano kahala-halaga ang paglilingkod, pagiging masunurin, pagiging magalang, pagiging mapagmahal ng anak sa kanyang mga magulang. Yung binasa natin kanina, yun ang ibig sabihin. At para po sa ating kaalaman, tayong mga Muslim, lalo na sa mga metropolitan areas, mga non-Muslim communities, lumalaki rito ang ating mga anak. At ano ang sistema sa lugar na ito? Ang sistema sa lugar na ito ay kapag tumanda na ang kanilang mga magulang, dinadala sa bahay ampunan, kung tawagin home for the aged. Dinadala rin ang mga magulang na matatanda na, nakakaisturbo ka na nanay, nakakaisturbo ka na lola, nakakaisturbo ka na lolo, lahat kami busy sa aming mga karir, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo nag-aaral, walang mag-aalaga sa iyo. Kaya dadaling ka na lang namin sa home for the aged. Allahu Akbar. Ito ang kalakaran, ito ang kultura sa lugar ng mga non-Muslim communities na nanganganib ang mga Muslim, baka mapahawarin sa atin ang mga Muslim, bawal, haram na ang nanay mo, ang tatay mo, dalhin mo sa home for the aged. Dahil obligatory ang pagiging mabait
ng anak sa kanyang mga magulang, ang pagiging masunurin ng anak sa kanyang mga magulang, ang pagiging magalang ng mga anak sa kanyang mga magulang ay obligatory. Ibig sabihin ng obligatory, kapag sinuway mo, sigurado kalalagpakan mo sa impyerno ng apoy. Number one, na pinakamalaking kasalanan, pinakamortal na kasalanan, bigyan ng katambalang Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, pagiging masuwayin sa magulang. So ganito katindi ito na kasalanan na ngayon ay tila baga nakasanay na komunidad ng mga Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Wala kayong sasambahin maliban lamang sa Allah at maging masunurin at maging mabait kayo sa inyong mga magulang. Utos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong sasambahin maliban lamang sa Kanya at pagkatapos isinunod niya, maging masunurin at maging mabait kayo sa inyong mga magulang. Ngunit sa panahon natin, tingnan ninyo ngayon ang sitwasyon ng mga Muslim. Magtataka ka. Magtataka ka. Ang mga kuffar, makikita mo yung kanilang mga anak, mga magagalang sa kanilang mga magulang. Ngunit ang mga Muslim na itinuturo sa Islam ang pagiging masunurin ng anak sa magulang, bakit marami ang mga Muslim na pamilya, makikita mo ang kanilang mga anak, mga suwail, walang mga galang sa kanilang mga magulang, walang pagmamahal sa kanilang mga magulang? Bakit kaya? Bakit kaya? Obserbahan mo ang komunidad ng mga Muslim. Obserbahan mo ang komunidad ng mga kuffar. At pagkumparahin mo sa larangan ng pagiging magalang, masunurin, magpagmahal sa mga magulang, at magugulat ka sa lugar ng mga Muslim. Mga suwail, bumubulyaw. Mayroon ka pang makikita talaga, personal mismo, nakilala ng inyong abang lingkod, yung mama, sinuntok niyang nanay niya, nabulag ang kanyang nanay. Mayroon mismo, Allahu Akbar, kakilala mismo ng inyong abang lingkod. Ibig sabihin, dito sa mga lugar ng mga Muslim, itinuturo ang pagmamahal ng anak sa mga magulang, ngunit walang pagmamahal. Hindi lahat, ngunit marami. Ang tanging exception to the rules na pwede kang sumuway sa magulang mo ay kung ang ipapagawa ng mga magulang mo sa iyo ay haram. Halimbawa, isa kang balik Islam. Inuutusan ka ng magulang mo na sumamba sa ribulto, pwede kang sumuway. O kaya inuutusan ka ng magulang mo na bumili ng alak, pwede kang sumuway. O kaya inuutusan ka ng magulang mo na magbenta o kaya bumili ng karning baboy, yan, pwede kang sumuway. Anumang mga gawain na haram, kinakailangan susuwayin mo. Ngunit kahit na ang iyong mga magulang mismo ay marahas sa iyo, obligado ka pa rin maging mabait sa iyong mga magulang. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At inyong ibaba, at inyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob bilang habag, at magsabing, O aking Panginoon, kahabagan mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aruga sa akin nang ako ay musmus pa lamang. I-shortcut natin yung aya. Ang ibig sabihin ng aya na ito ay magpakumbaba ka na magserbisyo sa magulang mo. Ano man ang narating mo na posisyon, ikaw man naging doktor, ikaw man naging presidente ng bansang ito, pagdating sa nanay mo, pakumbaba kang magserbisyo. Pagdating sa tatay mo, magpakumbaba kang magserbisyo sa iyong magulang. Yan ang ibig sabihin ng verse na ito. Pagpapakumbaba na pagsiservisyo sa mga magulang. Ngunit sa panahon natin ngayon, kapag nakarating ka ng mataas na posisyon, ang nanay mo ang utusan mo, ang tatay mo utusan mo, nanay mo katulong mo, siya ang tagabantay ng mga anak mo, siya ang taga... Allahu Akbar. Utusan ang magulang. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, obligasyon natin na paligayahin yung ating mga magulang. Sino man sa atin na mayroon pang mga magulang, either Muslim or non-Muslim na magulang, obligasyon natin
napaligayahin sila dahil mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang scholar, religious Islamic scholar, isa sa pinakadakilang Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah, sinabi niya mula sa statement ni Abu Bakr radiyallahu anya, sino man ang galitin niya ang kanyang mga magulang at papatakin niya ang kanilang luha, ay obligado na bumalik at patawanin sila. Sino man sa atin na magawa mo na saktan ang kalooban ng nanay mo kahit isang salita lang, na mapasama mo ang loob ng tatay mo kahit isang salita lang, balikan mo ang tatay mo or balikan mo ang nanay mo at paligayahin mo siya. Pasayahin mo ang iyong mga magulang dahil ito po ang obligasyon ng bawat Muslim. Ngunit sa panahon natin ngayon, mayroon kang makikita na isang matanda na natutulog sa bangketa. Walang nagmamahal na anak. Mayroon siyang mga anak, magaganda mga bahay. Ngunit natutulog sa bangketa, malamig na bangketa. Dahil hindi makatira sa kanilang bahay ng kanyang mga anak, itinataboy ng mga anak, inuutusan ng misis ang kanyang mister, dear, pauin mo, nanay mo, inuubo, baka mahawaan yung mga anak mo ng kanyang TV. At ano ang ginawa ng Muslim? Pinauwi niya ang kanyang nanay, pinalayas ang kanyang nanay, dahil baka maawa sa TV ang kanilang mga anak. Bakit hindi dalhin sa doktor? Bakit hindi pa ospital? Bakit kailangan paalisin sa tahanan? Kaya ang matanda, aalis ng tahanan, hindi makita ang hagdan, umaapaw sa luha ang kanyang mata. Mayroong mga ganyan. Mayroong mga Muslim na ganyan, na ang kanilang magulang itinaboy. Allahu Akbar, ikinahihiya pa ang kanyang magulang. Subhanallah. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ridha Rabbi min ridha alwalidain wa sakatur Rabbi min sakatil walidain. Ibig sabihin, ang kaligayahan ng Panginoon ay konektado sa kaligayahan ng mga magulang, at ang galit ng Panginoon ay konektado sa galit ng mga magulang. Ibig sabihin kapatid, sa pananampalataya, kapag ang iyong mga magulang ay iyong pinaliligaya, ang iyong Panginoon nalulugod sa iyo. Ngunit kung ang iyong mga magulang napupuot sa iyo, tinapuputan ka rin ng Panginoong Allah. Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan maintindihan natin ito, na tayo ay pinag-uutusan ng Allah magpasalamat sa kanya at magpasalamat sa ating mga magulang. Ngunit kung ang iyong mga pasasalamat sa Allah ay sinasabayan mo ng pagiging suwail na anak, hindi tatanggapin ang iyong pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anishkur li waliwalidayk. Magpasalamat kayo sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat kayo sa akin at sa inyong mga magulang. Ano ang tafsir dito ng mga Islamic religious scholars? Tafsir mismo ni Ibn Abbas radiyallahu an. Aniya, sino mang nagpapasalamat sa Allah? Paano ba tayo magpasalamat sa Allah? Worship, ibadah, mga gawain na pagsamba, anumang mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawag rito pasasalamat. Ito ang mga anyo ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin, sino man anya, sabi ni Ibn Abbas, sino man anya ang nagpapasalamat sa Allah ngunit hindi nagbibigay ng importansya sa kanyang mga magulang ang kanyang pasasalamat sa Allah, hindi tatanggapin. Ibig sabihin kapatid, sa pananampalataya, gaano ka man kamasambahin na Muslim, kung ikaw ay suwail sa iyong mga magulang, ang iyong mga gawain na ibada, useless. So ganito ka-importante sa atin ang pagiging mabait at masunurin sa mga magulang. Ngunit sa panahon po natin ngayon, mas mahal natin ang misis natin kaysa nanay natin. Ilan ang Muslim na mas mahal niya ang kanyang mister kaysa kanyang nanay? Ngayon, pakinggan itong hadith. Naisalaysay na hadith. Mayroong isang mama na naghihingalo. Hindi malagot-lagot ang kanyang hininga.
Ilang beses sa kanya pinabibigkas ang kalima la ilaha illallah. Ito yung final word na dapat mabigkas ng bawat Muslim. Dapat mabigkas mo kahuli-huli ang salita, mabigkas mo ang la ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Yan ang ibig sabihin. Dapat yan ang kahuli-huli ang lumabas sa bibig mo. At pinabibigkas nila dito sa mama. Sinasabihan nila yung mama, bigkasin mo la ilaha illallah. Sa tuwing gusto niyang bigkasin, ay hindi niya mabigkas. Sumisikip ang ganyang dibdib. Nakarating ito sa kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puntahan ang nanay nitong mama. At pinuntahan nila ang kanyang nanay at sinabihan ang kanyang nanay na patawarin ang kanyang anak para nang sa gayon ay maging matiwasay ang pagkalagot ng kanyang hininga upang siya'y matahimik na. Ngunit sabi ng kanyang nanay, hindi ko patatawarin ang aking anak. Noong siya ay kabataan pa lamang, mahal na mahal niya ako, pinaglilingkuran niya ako, ngunit noong magkaasawa na siya, ilan sa atin mga kapatid, ilan sa atin ang mga Muslim na mas mahal niyang misis niya kaysa kanyang nanay. Pwede kang magkaasawa ng isa, dalawa, tatlo, apat, ngunit isang bisis ka lang magkananay. Tandaan mo yan. Pag namatay ang nanay mo, hindi ka na magkaroon ng nanay muli. Asawa mo kapag namatay, pwede ka pa mag-asawa muli. Pero ang nanay mo, kailanman, isang bisis ka lang magkaina. Sabi nitong nanay, hindi ko patatawarin ang anak. Noong siya kabataan pa lamang, mahal na mahal niya ako, sinusunod niya ako, iginagalang niya ako, ngunit noong magkaasawa na siya at magkaanak, initsapwera na ako. Allahu Akbar. Ilan ang mga Muslim na iniitsapwera ang nanay, magulang, dahil sa asawa. Subhanallah. Kung noong sanggol ka pa kaya, initsapwera ka rin. Patay ka na, matagal na. Dapat tandaan mo yan. Matagal ka na sa nang patay kung hindi kanya minahal. Subhanallah. Sa kanya pinaparaan ng Allah ang pagmamahal sa iyo. Ngayon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahilan sa ayaw mong patawarin ang iyong anak, total, susunugin din siya sa impyerno. Ipag-utos ko na maghakot ng panggatong, ipapatong doon ang anak mo, sisindihan para masunog na. Sabi nitong nanay, wag, pinatatawad ko na siya, Ya Rasulullah, pinatatawad ko na siya. Ganyan kadakila ang pagmamahal ng isang ina, gaano man kagalit na galit ang ina sa kanyang anak, naroroon pa rin ang kanyang dakila ng pagmamahal. At pinatawad niya yung kanyang anak, at binabigkas sa kanyang anak ang kalima, La ilaha illallah. At nabigkas niya ang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. At nalagot ang kanyang hininga. At pinuri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala, nalagot ang hininga ng mapayapa. Mga kapatid, sa pananampalataya, katakutan natin yung ating mga huling sandali na baka dahilan sa pagiging matapang mo sa nanay mo or pagiging matapang mo sa tatay mo ay baka sa mga huling sandali ng iyong hininga ay hindi malagot-lagot, eh hindi mo mabigkas-bigkas ang kalima la ilaha illallah dahilan sa iyong pagiging suwail sa mga magulang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin ituloy ang ating khutbah sa punto ng paksa, isingit natin ito. Wala sa paksa, wala sa topic, pero kailangan natin isingit. Kapag po ang khatib ay nagkukhutbah, bawal para sa ma'amum mag-utos ng mabuti, magbawal ng masama, or magsalita, or mag-text, or magsagot ng cellphone. Dahil kapag ginawa mo yan, wala ka ng salah, wala ka ng prayer. Mag-text, mag-makeup, tumingin sa salamin, makipag-chika-chika sa katabi, or anuman na gawain po, once na nakatayo na ang katib at nagkukotba, bawal lahat para sa ma'amu ang magsalita. Kung hindi, useless ang iyong mga sala. Isinisingit natin ito parati sapagkat nakakakita tayo lagi ng ganitong mga mungkar. Balikan po natin ang ating kotba. Kahit na ang nanay mo or tatay mo ay marahas sa iyo, ay maging mabait ka pa rin sa magulang mo. Ganito po ka-emphasizing ang katuruan ng Islam. Kahit na ang magulang mo ay marahas sa iyo, ay obligado ka pa rin na maging mabait sa mga magulang mo ang hindi mo lang susundin kung pagagawin ka ng haram. Utos ang kasumamba sa ribulto, mas mataas ang karapatan ng Allah kaysa karapatan ng magulang. Mas susundin mo ang Allah kaysa sundin mo yung magulang. Bilang katibayan na kahit marahas ang magulang mo, kailangan mo maging mabait. Ito po, hadith. Ayon kay Ibn Abbas, binubuksan ng Allah ang dalawang pinto ng paraiso para sa bawat Muslim na masunurin sa kanyang dalawang Muslim na magulang, na ang tanging hinihintay niya sa paglilingkod sa kanyang mga magulang ay gantimpala lamang. At isang pinto kung mayroon pa siyang isang buhay na magulang na pinaglilingkuran. Dagdag pa ng hadith. Karagdagan pa, kapag ang isang anak ay ginalit niya ang kanyang mga magulang, ang Allah hindi malulugod sa kanya hanggat hindi siya patatawarin ang kanyang mga magulang. Tinanong siya, kahit na sila ay hindi makatarungan sa anak, sumagot siya, kahit na sila ay hindi makatarungan. Sumakita mo, ganito po ka-emphasizing ang Islam. Kahit na ang tatay mo ay marahas sa iyo, nanay mo ay marahas sa iyo, kailangan mo pa rin maging mabait sa magulang mo. Sila ang nagpalaki sa iyo. Sila ang nagpalaki ng mga buto mo. Sa kanila pinadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya at habag upang ikaw ay palakin. Makamit mong buhay mo na ngayon ay kasalukuyan ng tinatamasa. Tandaan mo na ang panalangin ng magulang para sa kanyang anak ay puwi maging sapat na upang ikaw ay mapatnubayan at makaligtas. Tatlo ang panalangin na hindi hinihindian ng Allah. Tatlo. Basahin natin ang hadith. Salatu da'awatin la turad. Da'watul walidi liwaladihi wa da'watus sa'imin wa da'watul musafir. Mayroong tatlong panalangin na hindi hihindian ng Allah. Una, ang panalangin ng isang magulang para sa kanyang anak. Pangalawa, ang panalangin ng isang nag-aayuno. At pangatlo, ang panalangin ng isang manlalakbay. So mga kapatid, sa pananampalataya, tandaan natin, ang panalangin ng magulang para sa kanyang anak ay napaka-powerful na panalangin. Tandaan din natin na anuman ang mga nagagawa na kasalanan ng anak na mabait sa kanyang mga magulang, tatanggapin ng Allah ang kanyang mga mabubuting gawa at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ganito katindi ang pagiging mabait ng anak sa magulang, katibayan mismo sa Quran. Ulaika alladhina takabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayiatihim. Sila ang mga yaon na mula sa kanila aming tatanggapin ang pinakadabes na kanilang mga gawa at babaliwalain ang kanilang mga gawa na masama. Tinutukoy rito yung mga anak na mabait sa kanilang mga magulang. Tatanggapin ng Allah ang kanilang mga mabubuting gawain at ang kanilang mga kasalanan patatawarin ng Allah. Allahu Akbar. Nawagantimpalaan tayo ng Allah. Sino man sa atin ang mayroon pang mga magulang, Muslim o hindi Muslim na magulang, paglingkuran mo ang magulang mo.
Nawag ang timpalante ng Allah ng patnubay, proteksyon, mahabang buhay, at ligtas dito sa mundo, higit sa lahat, ligtas sa kabilang buhay. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar was salatu was salam ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Waqimus salam.